Masiglang umaga po sa ating lahat mga kaibigan. Sumasa inyo ang palatuntunang CMN Pilipinas na papakinggan live nationwide via satellite at sa mga himpilan ng radyo ng Catholic Media Network sa iba't ibang lalawigan sa ating bansa. Araw po ngayon ng Biyernes, ika-12 araw na sa buwan ng Agosto. Ako pa rin ang inyong lingkod, si Ariel Ayala. Sa atin pong mga balita, sa araw na ito ng Biyernes, makararanas ang bansa ng pangkalahatang maliwala sa kalagay ng panahon. Ang tsansa ng mga pag-ulan ay magaganap lamang sa hapon na ito ng Biyernes ayon sa PAGASA. Sa pinakahuling weather forecast, sinabi ng PAGASA ng Southwest Monsoon o Hangin Habagat ay patuloy pa namang nakakaapekto sa kanlurang bahagi ng Central at Southern Luzon at ito ang nagdadala ng kalat-kalat ang mga pag-ulan sa Kalayaan Islands. Pero ang kabuuan ng bansa, asahan na raw ang tinatawag ng PAGASA'ng temperate weather. Mainit na kalagay ng panahon, pero may paminsa-minsang pag-uulan, lalo na sa huling bahagi ng araw na ito o sa hapon o gabi. Sabi ng PAGASA, malaking bahagi ng Luzon, maaliwalas ang kalagay ng panahon, maaliban na lamang sa mga thunderstorm na madalas mangyari tuwing hapon at gabi. Ayon pa rin sa PAGASA, fair weather at scattered rains ay kapareho din namang iiral sa Visayas at Mindanao. Walang gale warning o walang malaking alon na ibinababala ang PAGASA sa anumang bahagi ng karagatan ng bansa. Samantala, sabi ng PAGASA, mainit ang magiging kalagay ng panahon ngayon sa buong bansa. Sa mga sumusunod na lungsod at lugar, sa araw na ito ng Biyernes, sa Metro Manila, asahan na raw ang 25 to 32 degrees Celsius o isang maalinsangang kalagay ng panahon. Sa Baguio City, 16 to 22 degrees Celsius, Lawag, 24 to 32 degrees Celsius, Tuguegarao, 24 to 33 degrees Celsius, Legazpi, 24 to 32, Puerto Princesa, 25 to 32, Tagaytay, 22 to 32, Kalayaan Islands, 25 to 32, Iloilo, 24 to 33, Cebu, 25 to 32, Tacloban, 25 to 32, Cagayan de Oro, 24 to 31, Zamboanga, 24 to 33, Davao, 24 to 33 degrees Celsius. Samantala, ang localized thunderstorms na ibinababala ng PAGASA na pwedeng mangyari pa rin sa hapon at gabi. Sa kabila naman ng mainit na kalagay ng panahon sa malaking bahagi ng bansa, kahapon po ang localized thunderstorms na tumama sa Metro Manila ay nagdulot ng mga pagbaha sa mga lansangan ng lungsod ng Maynila. Binaha ang mga pangunahing lansangan sa lungsod ng Maynilang malapit sa karagatan ng Manila Bay. Bago mag-alas 4 kahapon ng hapon, nag-issue ng advisory ang PAGASA sa pagkakaroon ng thunderstorm sa Metro Manila, Bulacan, Cavite at Rizal. Pagsapit ang alas 5 ng hapon, binabaha na ang maraming mga lansangan sa lungsod ng Maynila. Bagaman sinabi ng MMDA, wala raw kinalaman ng paglalagay ng Dolomite Beach sa pagbabaha sa Metro Manila. Ayon sa mga eksperto, ang pagkakasara ng mga pumping stations ng mga flood control project na may tatlong malalaking flood station ang hindi gumagana sa ngayon sa paligid ng Dolomite Beach. Sabi ng MMDA, dahil ito raw ay nire-repair pa ang hindi pa gana ng mga pumping station sa paligid ng Dolomite Beach ay nagsimula ng ilagay ang Dolomite Beach. Dahil ang paligid na karagatan ng Dolomite Beach ang outlet ng mga pumping stations sa Metro Manila ang nagtatapon ng tubig sa Manila Bay. Kapag nagtapon ng tubig baha sa paligid ng Dolomite Beach, wala pang isang oras, tinatambakan na ng basura ang nasabing kontrobersyal na proyekto ng nakalipas na administrasyon. Samantala, sa iba pang mga balita, dahil naman sa pag-isikip ng lansangan sa Metro Manila. Simula naman sa Lunes, August 15, ang MMDA magpapatupad na muli ng number coding scheme pero kasama na ang morning rush hours.
Batay sa resolusyong pinagtibay ng Metro Manila Council, ang Unified Vehicular Volume Reduction Program ay magiging epektibo na simula alas 7 ng umaga hanggang alas 10 ng umaga at alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi sa panahon ng weekdays maliban na lamang kung holidays. Sa ilalim ng nasabing scheme, ang mga sasakyan ang license plates ay magtatapos sa 1 at 2. Ay pinagbabawalan sa nasabing mga oras na makabiyahe tuwing araw ng Lunes, ang 3 at 4 sa Tuesday, 5 and 6 Wednesday, 7 at 8 Thursday, 9 at 0 tuwing araw ng Biyernes. Pero pinapayagan namang makagamit ng mga lansangan ng Metro Manila ang mga license plate na pumapatak sa pinagbabawal na araw pero ito sa tinatawag na window hours lamang o sa pagitan ng alas 10 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Sabi ng MMDA Acting Chairman na si Carlo Di Mayuga na ang muling pagkapatupad ng number coding scheme sa National Capital Region ay isang pamamaraan para mabawasan ng traffic volume ng 20% tuwing umaga at hapon sa panahon ng peak hours. August 15 hanggang 17, pasisimulan ng dry run at magpapaalala lamang sa mga motorista ng pinalawak na number coding scheme. Wala naman August 18 onwards ang MMDA manghuhuli na at mag-iiso ng traffic violation ticket on ground at sa pamamagitan ng non-contact apprehension policy. Matatandang ang number coding scheme ay sinuspendi sa kasagsagan ng lockdown measures kung saan ang COVID-19 situation naman ay nagsisimula ng mag-normalize. Kaya nagdesisyon ng MMDA na ipatupad ang number coding scheme sa hapon, rush hour alas 5 hanggang alas 8. Pero simula sa Lunes, may coding na rin alas 7 hanggang alas 10 ng umaga. Bagong COVID-19 pandemic, ang average number ng mga sasakyang dumaraan ng EDSA araw-araw ay 405,000. Batay sa pinakahuling vehicle volume count na ginawa ng MMDA Traffic Engineering Center noong August 4, 387 vehicles na ang dumaraan ng EDSA. Inaasahan namang aabot ng 436,000 na ang volume ng sasakyang gagamit ng EDSA araw-araw at aabutin na ang tinatawag na pre-pandemic level. Pero sabi ng MMDA, exempted ang mga public utility vehicles sa number coding. Kasama na rito ang transport network, vehicle services, motorcycles, garbage trucks, fuel trucks, marked government vehicles, fire trucks, ambulances, marked media vehicles, at motor vehicles na nagdadala ng essential or perishable goods. Pero ang mga umiiral pa rin number coding ordinances ng iba't ibang mga local government units ay siyang gagamitin namang batayan sa mga secondary roads. Kaya may mga lugar sa Metro Manila gaya ng Makati na walang window hours sa pinapatupad nilang number coding scheme. Patuloy po ang inyong pagsubaybay sa palatuntunang CMN Pilipinas.